Hello guys, siguro iba muna yung ating pag-aralan ngayon kasi may natanggap ako kaninang message. Marami siyang gustong malaman, kumbaga, paano kumikita sa online. Marami siyang tanong. So, ang topic natin for today, ano ba yung mga pwede mong pagkakitaan sa online? Okay? So, sa mga hindi pa nga pala nakakakilala sa akin, ako ang inyong coach Ate Jace dito sa libreng pag-aaral sa online. Lahat ng pwede nating pagkakitaan dito sa online, how you can earn money on online, yun yung aking babanggitin sa inyo. Okay? So, ang number one na pwede mong pagkakitaan, yung tinatawag nating freelancing. Ano ba yung freelancing na sinasabi? Kung ikaw ay may skill sa paggawa ng mga website, paggawa ng mga social media, everything or blogging, ang tinatawag doon, freelancing, trabaho mo, pero pupunta ka sa isang website na kagaya ng Upwork, ng Fiverr, ng freelancing.com, yung mga website na yun, kumbaga, ibebenta mo yung services mo sa kanila. Then, once na madan mo yung task na pinapagawa sa'yo, doon ka palang babayaran ng taong nagpagawa sa'yo. Kumbaga, ibebenta mo yung iyong kung anong skills meron ka. Doon ka kikita. Yun ang tinatawag nating freelancing. Isa yun, no? Yung ihatid ko sa'yo, nasa 17 yung alam ko lang, no? So, number two, yung website. Yung website, kikita ka lang. Oh, sorry. Yung aking mic ay wala. Okay? Bye. Okay. Yung aking mga record, walang editing to, ha? Kaya, dire-diretso lang yan. Okay. Number two, yung sa website. Kikita ka doon sa website mo pag maraming bumibisita sa website mo. Halimbawa, kasi isang hub yan, kumbaga isang bahay, kung isang store. Kung matao yung store mo, syempre, puntahan ka ng tao, doon ka kikita, doon ka babayaran, mag-a-apply ka kay Google. Kay Google AdSense. Si Google ang magbabayad sa'yo doon sa website mo. Okay? Number two. And number three, yung tinatawag nating affiliate. Ang affiliate naman, yung tinatawag nating middleman. Kagaya ko, affiliate ako ng para mapalago yung income ko, yung Fast Track Worldwide, tapos yung protection ko, ang cashier, sa discount, sa IMG. So, alam mo ng mga nanay mahilig sa discount, di ba? So, malalaking ano. Kaya, kompleto na yung hinahandog ko sa inyo eh. Kompleto na. Wala na kayong hahanapin pa. Kasi ang IMG at cashier din, meron kang income din dyan. At sa, lalo na sa Fast Track, madali kang magka-income. Ang tinatawag doon, affiliate, middleman ako. Okay? Then, ako ang magre-represent ng produkto nila sa ibang tao. Yun yung tinatawag doon. Doon ka, ilalagay mo sa online. Kung may website ka, pwede mo ilagay sa YouTube o sa Facebook ads. Pwede ka na hindi magbenta. Mag-Facebook ads ka lang, kikita ka na. Okay? So, yun yung tinatawag nating affiliate. Number four, yung surveys. Yung survey naman, eto yung magre-registered ka sa kanilang website. Then, required nila, merong mga requirements yan eh. Kung magra-write ka ng kanilang reviews o kagaya sa Amazon, meron seller ako, meron akong product, papadala ko yun sa iyo yung product, then i-review nila kung ano yung halimbawa, meron akong product na nito, mouse. Ginamit mo, ano ba ang result? Yun, i-review mo yun. Once na nailagay mo na yung review mo, doon ka palang babayaran. See? Ang daming pwedeng pagkakitaan. Number four. Number five, yung virtual assistant na sinasabi. Ang virtual assistant naman, parang rin yan eh. Kagaya ko gusto ko ng katulong or yung tutulong sa akin, tagapos, or anything na gusto mong magsulat. Basta kung halimbawa may tindahan ako, yung tindera ka, yung tagabenta ka,
kasi hindi mo kaya, marami kang ginagawa. Yun yung tawag doon, yung virtual assistant. Kaya assistant eh, di ba? So, kagaya mga social media manager, yan. Yun yung tawag sa kanila, virtual assistant. Ang magbabayad sa'yo, syempre, yung nag-hire sa'yo. Yun yun, yun yung kikita ka. Number 6 ay yung kung ikaw ay translator. Na, kung other than English, marunong ka ng Arabic or Japanese, malaki ang kita dyan sa translator na job. Lalo na ngayon sa mga online, maraming gustong mag-aral. Halimbawa, may work sila. Gusto nilang mag-work sa Germany. Siyempre, mag-aaral ka doon ng language before ka magpunta doon. Ayan ang kagandahan sa mga Chinese eh. Bago sila magtinda o magpunta sa ibang bansa, pinapag-aralan talaga nila kung anong language mayroon doon. Kaya pagpunta nila doon, hindi na sila tanga sa mga language, sa mga tao doon, kung ano man yung language na pupuntahan nila, alam nila. Pero minsan nga, hindi sila marunong mag-English, pero marunong sila ng language na yun eh. Dahil yun yung tinuro sa kanila bago sila pumunta. O diba, napakaganda. Lalo na yung tip ko sa inyo ha, pag kayo mag-tutor, dapat meron kayong alam na language kahit konti lang sa bansa na yun. Yung mga simple lang na word, yung street words o yung everyday using. Dapat meron din kayo nung alam bago kayo mag-tour. Kasi napakahirap. Nako. So, number 7 ay ang online tutoring. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, online tutoring ang tawag doon. Maging academics man yan. Yung halimbawa, yung anak mo, patuturuan mo yun sa online. Ngayon na kasi, lalo na ngayong tayo, lockdown, lahat sa online na ang mga pagtuturo. So talagang in demand na yung online business ngayon. Number 8 ay ang social media. Paano ba kumikita sa social media? Ang social media, interacting yan eh. Kaya nga social eh, di ba? Ang mga social media, alam natin na famous is Facebook, di ba? Number 2 ay ang Instagram, ang YouTube. O lalaki ng kita sa YouTube. Lalo na yung mga artista. Lalo na si Rafi Tulpo, kung nakita nyo ang kanya kinikita, million aman. Million euro, ah. Not peso. Euro. Sa search ko. Sa pag-aaral natin ang YouTube, papakita ko yan. Yan. Isa lang yan. Kasi ang kagaya sa Facebook, kumikita sila sa live. Pero pa sa Facebook ads, ha, iba yon. Ang inaano natin paano kakikita sa social media. Kikita ka sa social media pag gumawa ka ng live. Kaya lang, sa live, may mga ranking din yan eh. Kaya pag sila nag-live, gusto nila, mag-comment ka dyan, ano ba yan? Gusto nila makipag-interact ka. Kasi nga, socialize eh. Doon ka irarank ni Facebook. Pag nag-live sila, kailangan may viewers ka siyempre. Tapos mag-i-interact ka doon. Doon ka babayaran ni Facebook. Pero may mga qualification yan, kagaya din ng YouTube. No, wala pa tayo doon. Yung another thing is ang, lahat yan ha, lahat yan, kumikita sila dyan. Kaya lang, kailangan mong ma-meet yung kanilang mga requirements bago ka ma-qualify o bayaran. Okay? So, web designing. Number 9. So, web designing naman, siyempre, yung marunong kang gumawa ng website. Yung mga code yun, mga HTML, medyo masalimuot yan. Pero may konti tayong knowledge dyan. Ako nga gumawa ng website ko, pero ano lang yan, i-builder. Kaya madali lang. Drag and drop lang yan. Pero kahit paano, may alam ka. No? Pag website naman, medyo may kamahalan kasi kailangan mo ng hosting, lalo na WordPress. Yan yung mga tools. Okay? So, hindi na natin pag-aaralan yan. Ang inaano ko lang yung ating kung paano kakikita, kung paano ka babayaran sa online. Ang alam lang kasi ng karamihan pag online business, lagi scam na eh.
no? So, ini-explain ko kung paano kayo kikita, lalo na sa panahon ngayon, dapat mayroon kang other source of income, mapera yung actual job mo. Mas maganda, may online ka rin. Hindi yung nakadepend ka lang sa iisa, di ba? So, content writing, isa pa yan. Napaka-in demand yan ngayon, content writing. Yung magsusulat ka sa mga blog nila, pwede rin kasi yung ano dito eh, yung hindi naman totally author. May, halimbawa, author ako. Gusto ko ng ano, ng content. Iha-hire kita para magsulat ka doon sa aking content na susulat. Yung ganun. Yun, babayaran ka doon. Marami niyan sa online, marami naghahanap ang ano diyan, ang mahal ng bayad kahit sa mga newspaper kasi nasa online na ngayon eh, di ba? Kahit sa newspaper, books, may e-book na. Okay? Pero ang blogging is like a website. Ang blog, pwede mo rin ilagay sa website. Ito yung mga hobbies mo, yung mga interest mo, yun doon ka babayaran din. Parang Google AdSense din yan. Si Google din ang mag-ano sa'yo, magbabaya din sa'yo. Parang website. Kumbaga connected yung dalawang yan. Yung sa website ko, meron doon akong blog na page yon. Pareho lang yon. Then, YouTube. YouTube, ang requirements ng YouTube bago ka bayaran is now, nag-iba na sila ng ano ngayon eh. Kailangan maka 40,000. Wala yan kahit marami ka pang likes or dislikes. Wala yan. Ang tinitingnan ni YouTube dyan, yung subscriber, 1,000 at saka yung with a whole year. Kailangan maka 40,000 hours ka. 40,000 hours. So magsi-separate ako ng lecture sa YouTube kasi kung gusto mo ng YouTube, maraming kumikita diyan, 'di ba? Marami pang sumisikat diyan. Kahit ano yung iba, kahit tao yan, walang wenta. Basta maraming viewers. Yun eh. Mga kahit katarantaduhan paggagawa mo, kikita ka pa rin, 'di ba? Lalo na mga Pilipino, pag mga funny movie, doon tayo mahilig kasi masayahin tayong tao eh. So, ayan. Kung gusto nyong kumita sa YouTube, paano yun? Papag-aralan din natin yan. Then, number 13 yung e-book. Yun ang sinasabi ko, yung Kindle. Pwede kang author ka. Madali na ngayong gumawa ng e-book eh. Tapos, isubmit mo siya sa mga publishing, sa online din. May mga ano doon eh. O kaya gusto mong i-paperback doon. Kikita ka doon. So ano pa? Selling your product. Any product. Kahit sabihin mo nagtitinda ka lang ng ice candy or sabihin mo anything. Kahit yung mga second hand mo na bagay na pwede mong ibenta. Display mo sa ano mo. Kikita ka sa Facebook mo. Ayun. Makikita na ng lahat yan, di ba? Napakadali na ngayon. Kaya yung business mo, kung wala pa sa online, ako, lagay mo na, nahuhuli ka na. Kumbaga yan na ang trend ngayon eh. Diba nga normal way na yan. Kaya wag nang pahuli. Another is, ano pa? Ito siguro hindi kayo familiar. Yung PTC, kasi ginawa ko rin yan mga year 2014. Kasi lahat nga sinubukan ko sa online, paano kikita. Ito yung mga paid to click. PTC, paid to click. Ito yung, kung natandaan nyo, ito yung mga Naobox. Yung kiklik mo yung advertisement nila, may mga points ka. Pag nakuha mo yung points na yun, may kapalit na pera yun. Cha-ching yun. Oo, kaya lang talagang gagamit ka ng time. Hindi ko recommended yun. Sa mga ano lang yun, sa mga talagang mas mabuti kaysa wala. Pero may mga technique na sila ngayon eh. Pero depende sa'yo kung magugustuhan mo. Try mo din. At type mo lang Naobox, ClickSense, yan.
lalabas siyang mga yung mga paid to clicks website. I-search mo yan sa, ano, sa Google, lalabas siyang mga yan. Another thing, ang alam ko is peer-to-peer business. Ito yung like Amazon, like OLX, kung alam mo yun. Yung lending, ano. Pero, ano to eh, delikado. Saka mataas ang percentage dyan. Baka naman sabihin nyo, lending, uy, saan yan? Sa baba pwede makakautang? Kasi gano'ng Pilipino. Pag-utangan, mabilis. Diba? Marami yan sa online. Alam ko marami na rin ako. Huwag nyo, ano yan, napakahirap. Yung wala kayong face interaction, mag-a-apply kayo ng mga loan. Delikado yan. Tsaka, nabalitaan nyo, maraming nababaon lalo sa utang. And lastly, yung data entry. Madali lang ang data entry. Encoding lang yan eh. Kung ano ibigay sa yung tax. Kaya lang, karamihan ng data entry ay dapat mabilis ka sa typing skills. Yun lang yun. Kahit wala kang knowledge sa ano pa man, basta marunong ka magbasa, mag-type. Yun. Ang tawag sa'yo, data encoding. Marami pa pwedeng pagkakitaan sa online. So ngayon, kung gusto mong kumita ngayon pa lang, ang recommended ko talaga sa'yo, affiliate lang. Hindi mo na kailangang gumawa ng sarili mong product or what. Kahit hindi ka magbenta sa mga kaibigan mo dahil mahihiyain ka or ayaw mo may masabi sa'yo, tuturuan kita. May automation na ngayon. Hindi na mo na kailangang mangumbinse. So, naranasan ko na yan lahat ng failure. Naranasan ko na yan. Ano lang yan? Talagang, kumbaga, pag hindi natin i-accept, raramdamin. Pamilya mo, wag mo asahang susuporta sa'yo. Ni-like nga, di ba? Ano? Ano pa sila? Kumbaga, like lang ha, isang pindot lang, pinagdadamot pa. Huwag ka sumama ang loob. Kumbaga, pagtawanan mo na lang. Kasi, yung alam mo, hindi nila alam eh. Hindi nila nagiget yun. Kaya, ano lang, kung ano yung paninindigan mo na sa, ikaw ang makikinabang, ikaw ang lahat ng iyong skills, sa'yo yun eh. Sa'yo yung hindi yun na nakawin sa'yo eh. So, yung mga ganong mga bagay, i-accept mo yun. Para, kumbaga, maging bingi ka, ang i-focus mo yung pag-unlad mo sa sarili mo. Okay? Kung gusto mo mag-start ng business ngayon, mag-PM ka lang o mag-comment ka lang dyan, ilalagay ko dyan. Or, basta, may natitira, lalo na may natitira pa kung islat ngayon ng coaching. Yan, isa pa yung coaching. Kumikita ka sa coaching, pero kung ka-team ka or wala kang bayad, free ka. I-guide kita kung paano mo makukuha yung income na goal mo. Pero kailangan lang ng time, effort. Kasi kahit cellphone naman, pwede kang kumita. Eh. Di ba marami na ngayon? Ang sinasabi lang kasi nung iba, scam. Kasi bakit? Hindi sila kumikita. Kahit sabihin mong magbayad ka eh. Eh, hindi mo pinag-aralan. Hindi mo alam kung paano gawin. Dapat alamin mo kasi business mo yan eh. Eh, kaysa naman yung ano, gusto mo umasenso, gusto mo mabago yung buhay mo, wala ka namang ginagawa. Naghihintay ka na lang kahit magbayad ka. Ano ba yan? 3 buwan na? Wala pa akong kita. Pero ano, natanong mo ba sa sarili mo, may ginawa ka ba? Meron ka bang ginawang step by step para makuha mo yun? Yun ang sinasabi. Kasi maraming nag-fail sa online. Sa totoo lang, maraming MLM naglabasan dyan. Maraming failure talaga ang, lalo na sa mga, akala nila talaga scam. Depende yan eh. Depende yan sa tao. Kung mahihit mo yung malalaman mo kung paano nila kukunin yung system. Lahat kasi ng company may system yan eh, hindi pwedeng wala. Kaya, ang maganda doon, alamin mo kung paano nila kinukuha. Hindi lang
hindi lang yung puro knowledge, ha? After knowledge, sa pag-aralan mo, and then i-apply mo, i-apply. Saka mo makukuha yung income na gusto mo. Kasi pag in-apply mo na yan, yun, darating na yun sa'yo. Yun yung in-offer ko sa'yo. Kung wala ka pang business online, mag-comment ka lang dyan. At saka na, panahon na. Panahon na talaga. Lalo na ngayon, mahirap umasa. Ano, ay asam ba sa gobyerno? I-blame mo ba? Wala kang ibang asahan kundi sarili mo. Ikaw lang makapagpapago ng buhay mo. Hindi ang gobyerno, hindi ang kapitbahay mo o kapatid mo. Ikaw lang. Sana nag-get mo yung ibig kong sabihin. Okay, see you in the next video.